pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, I will not speak about this as well today, because there are more important and urgent matters. Mr. Bidol will just come out in the wash. Panalamanap po natin ito, napakabaling po yan. Okay? So today I will speak about the most current and important matters. First of all, kung sabi nila, tayo daw ang anong tawag doon, Bert? Anong appreciate ko sa iyo? Ikaw daw ang ikaw daw ang investigator ng PUM. Ngunit hindi po totoo yan. Ang number one investigator for ng PUM ay si Presidente Aquino mismo. Because it is his failures that are instigating the anger of his country and the desire for change. Napakarami po talaga ang mga kasamahan natin. I am sure that there is a majority of Filipinos now, more than a majority of Filipinos now, not just us wishing for change, but asking and even trying for change. Ang sitwasyon po ngayon ay parang imbudo. Kaya ako po nagdala ng imbudo. Ito po ang imbudo. Lahat po ng ating karahingan, lahat po ng kapagpahan, lahat po ng kasamaan na nangyayari sa gobyerno, lahat po ng kapabayaan na inaiiwan sa tao, lahat po ng abuso ay para po mga pirapiraso na iwahiwalay. Ngunit ngayon po, ito mga nagkakahiwalay-hiwalay na pirapiraso na ito, ay nagsasama-sama na po at tumapasok po sa imbudo. Yun po ang sitwasyon ngayon. Meron po akong ginawang isang tula na sana po ay mamalapasin yung papasahin ko. Dahil ito po talaga ang aking statement. At ako po'y naniniwala na ito po ay sasamahan po. Ang kaisipan po dito ay sasamahan po ng ating mga tao. Ito po ay tulad sa bayan. Tatayin po ako, no? Oras na! Gising na ang bayan. Inis na ang taong bayan. Tama na, sobra na, sigaw ng mga kababayan. Ano ba ang hinihintay? Kulang pa ba ang mga namatay? Nagwandas ng kwarta, mga sanggal ng gobyerno. Pidak at dak, minaobrang pulidak ninyo. Dahas, walang ama, ninanakaw na mga kwapang kademonyo. Gatas mula sa bibig ng mga sanggol, kaya pa ba natin tingisin ang kanilang kaburgol? Hindi pa dapat na ating ibantanggol? Puro kapritso ng pagtatapo na naman ang kwarta sa usapang walang kwenta. Payag pa ba tayo na muling maibenta? Pag tumapos na ang tubig sa gawain nating tao, pag-ibig ng paha sa ating bayan ay magpakatotoo. Tanggalin ang paglalayag ng ating buhay. Nakahagapo sa kalungkutan, hinagpis sa patay. Sa ganitong isang dagat na sa ating ngayon ay pumapaw. Itakwil ang kasalukuyan ng mga garapan sa halimaw. Na sobra-sobra na ang mga baho na umakalilasaw. Wala kong pagtingin sa taong karin. Laro-laroan lang po ang trato sa atin. Hindi kasabi. Tama ba na pagdamutan ang mga biktima ng sakula? Amang walang awa, pinagsuplantuhan si Yolanda. Atin pong dinalangin na sana pwede pa sila magbato. Subalit larong-laro na hindi na papamuo.
hindi na papamuba ang mga sandalo. Itanong ulit sa sariling konsyensya, tayo ba ay maghihintay sa ating pagpasya? Kumikilito bang na ang mga kampana ng simbahan? Binatapasan na tayo, gula sa palitan. Kawat ay wala ng tiwala sa karambola. Sila mga tinaboy na mga bangkay na liwita, mga bangkay na liwiliwan, mga bangkay na iliwanan. All hell will break loose paghalo ng balat sa tinalupa. Diyos po namin at Mama Maria, kami ay inyong pagpasan, ipagpala po ang sustentong kakalabasan. Amen. So ito po ang ating sitwasyon ngayon, sitwasyon ng bayan. Again, my statement is, it is not Ben Gonzalez that is causing the downfall of this government. It is not Manny Lopez, it is not myself, it is not any of us that are forcing it. It is Noynoy Aquino himself that is causing his own downfall. Maraming salamat. To form a small group of self-appointed councilmen to seek the leader of the 10 million people, that is leveling the playing field. You are stealing the right of the people to choose their own leader. Tama po si Kaisa Lincruz. At siya po isang tao din na respeto ko. He has a very deep insight into human nature and the works of government. And a great and comprehensive background of experience. So, tama po ang sinasabi niyo. Concerned po ako sa mga tanong niyo. And definitely, the whole country should have these questions answered. Because before we jump into a precipice, kita kailangan po na alam natin kung ano yung tinatanong na natin, kung saan po tayo babagsak, at kung anong gagawin natin pagbagsak natin. Kaya, gusto po pong sagutin yung tanong ni Chief Cruz. It's a very valid question. I am sure our countrymen are all asking the same questions. After this, what now, my love? Now that you left me, now that they left us, diba? So, ang sagot naman ni RJ, at tama din yung sagot ni RJ, lahat po na aming pagkatao, talo gawa, if he is one of those that are appointed, he is that is willing not to, he will not sit the election. Parami po talaga idea dyan, ano po? Lahat na yung idea dyan ay magaganda. Pero tama-tama po yung katanungan ni Mildo. Bakit at ano ang gagawin natin? At kasagutan ko po yung ganito sa inyo, Mr. Cruz. Ang ating po talagang problema ngayon ay dapat nakatutok doon sa eleksyon ng 2016. Kasi alam po natin at dadayanin na naman tayo, hindi po tayo mapanay ang demokrasya. There will be another 6 years of chaos, 6 years of persato, 6 years of leadership by a person or person who did not choose to be there. Yun po talagang dapat na sentro na targetin natin ngayon. Yun po dapat natin pag-usapan. Ladies and gentlemen, the election of 2016 is the portal to democracy. There is no other portal except that. And so that is the portal po that we are concerned about. Pero Mr. Cruz po, sir, pag pinabayaan po natin ngayon sa kanilang kamay, alam po natin na iyayaringin na naman po, dadayain na naman po nila ang mukha po ng dalawang beses ang binaya sa nakaraan. Kaya, let me finish at least. I waited until you finish. So please let me finish. So, ang akin po is that all activities should be centered on that change in 2016. I don't think everything can be brought about with a change
in 1 week, in 2 weeks, in 1 month. It has to be a process. We have to dismantle this government. We need to, somehow, somewhere, we need to dismantle this government in order to be able to start again with a real and true democracy of putting leaders in our social media. Yung po problema natin, Mr. Cruz. Kaya hindi po natin pwede iiwan sa ilating na kanilang mga kamay. That is important, that is the target, that is our concern. Our concern is not next week or next month. Our concern is what happens. Can we prepare the country? Can we fix up the system for the 2016 elections? Ngayon, as God sabi po yan, sino po ang papalit? Tama po yun. Pero ang aming po muna katakutan, katanungan ay, sino po ang papalitan? Kung tayo po ay nagkakasunduan na, kung sino ang papalitan? Tayo ito po makakarating tayo doon sa katanungan na, sino ang papalit? Mr. Cruz, not everything can be planned for and determined step by step with certainty. We must have confidence in our people, in our ability to be able to meet challenges. It's one challenge at a time. Let us get over this government and then we will attend to that next concern, sir. Because ito po is not a matter of putting faith in our people, in the Filipino, in our ability to be able to organize, to be able to take new leadership of ourselves, and to prepare the country for the 2016 election. Yung po in mundo, natanaanan mo na lahat sa 2016, yung po in mundo. So sir, while we don't have answers to all the questions, I think we should answer the first questions first, and then we can answer the second questions and the third questions. There are many possibilities. Ang sabi ko ni Manny, Supreme Court. Sabi niyo, ayaw naman kumbayan sa Supreme Court. Pero hindi na naman kung sila ang tao. Parami pong paraan. Sir, there is a Filipino people that has been awakened and is aware of these problems that are sensitive to the needs of our country and have learned experience of bad government, bad governance. Sir, there is a mighty God that will guide us, and we Filipinos believe that that mighty God will guide us step by step. We have not determined all the steps, sir. We do not have the answers to these questions, and yet these questions are the answers. But sir, we have faith and confidence in our people. We have faith and confidence in God. We know that Mama Mary will take care of us, and we will be fine. But there is a problem to solve. And if we cannot solve the problem in 1 day, if we cannot solve the problem in 1 step, then maybe, and I believe that maybe, certainly, we can solve the problem on a step-by-step basis. The first step is to remove this government, hopefully by convincing them to resign peacefully. Hopefully. But if that will not happen, sir, then we cannot just start to find in our backs, having that the news in front of the Pope, as Patrick Henry said, until our hands and knees are all handled. You po, that's not sabi ko. Maliwala po tayo sa ating capability to be able to bring this change. Let us bring back our faith to the Filipino people. Our people will be silent for 4 years, but is angry now and wants to rise and do something about it. So yun po ang pinakausap ko sa inyo. Na pwede ko ba sana na yun po ating kumpiyansa sa tao, sa Filipino, ay balik po natin sa kanila. At pwede po ba yung ating kumpiyansa sa Diyos at ay Japan, ay balik din po natin sa kanila. Step by step. But I think we will agree, sir, that the first step should be the removal of this government, hopefully through peaceful means. That is the first step. The second step, sir, we can discuss tomorrow, we can discuss next week. There is going to be a second step
Pero one step at a time. Yan ang dahilan kung bakit. In fact, that is the kind of life. Yung old boy na binigay sa atin ng Diyos. One step at a time. One day at a time. One week at a time. That is the story of life, sir. And this will be part of the story of life. It will not be a different process. Different process, it will be part of the process of the story and process of life. So, sana po, magulong, giling muna tayo. After you start to compare one life, one problem at a time. But this is certainly a problem that has to be overcome. After we overcome this problem, the country will have more confidence. There will be more people. All of these other possibilities can be with the love. It can be decided at that time. Salamat po. Okay. Upang maging problema niyo ay wala kayong You want to burn the whole house just to get rid of a few termites. Yes, sir. But we should have faith and confidence in the people. If he's stealing the rights of the people to choose their own leader, having faith and confidence, then no, you are stealing the rights. Sir, we don't know the design. The electronics and the hackers design our system. Alam po natin lahat kung sila-sila po Pilipino tayo ngayon kung marami pa po naniniwala na ang boto po natin ay pagbibilang. Nasabihin ko po sa akin sa inyo sa Pilipino, last election po was a virtual election. Virtual! Dati po, para bandaya, kailangan nakawin yung buong balota, di ba? Ngayon, yung CF card lang papalitan mo o yung signal, nagaling sa pickle machine, papuntang munisipyo, ah, eh, yung last signal na yun, pag pinalitan na isang pasignal, tatanggap rin yung second signal. Sir, wala na po tayong electoral process. Sir, I speak to you as chairman of the commission, of the committee on suffrage and electoral reform. I work in Congress, chairman of the committee on suffrage and electoral reform, for 1.5 years before. I started the automatic system, but the automatic system has been prostituted by this administration. It no longer works. I agree with you, sir. The people's voice should be paramount. And you agree with me that the people's voice should be so paramount. But the system is also reliable. Pareserve na tayo. The people's smallest people. The fight of the century. And that will be the event that will put us against the different situation. Kaya nasabi ko sa inyo, itong imbundo po ito is all able for the election of 2016. One step at a time, sir. Huwag naman po natin ang isin natin yung wala natin. Yung puti wala natin, ikaw-inoy, ikaw wala na po. So, huwag po lang po natin Wala na po tayo sa gobyerno ngayon. Sinoy-noy po mawala tatlong araw, dalawang araw. We don't have a government of peace. And so, we have to go back to our recourse. Our recourse in the people. What do our people want after this? We will ask them. We will go down to the process of being able to impose or enforce the people's will. First to gather the people's will, and then to enforce the law, so that we can have a new beginning by election time 2016. Thank you, Paul. Wala ka bang napapansin?
sa iyong mga kapaligiran.